IAP. Hindi pa nakakaisa dito ngayon sa execration magmula nung open qualifiers din na nagtapat sila. Elite League yung pinaka-recent. So ito, tingnan natin kung makabulas kahit isa man lang yung IAP. Di kay hawak nila. Malay naman natin. Diba? Sila pa'y manalo, di ba? Upset. Meta hero. Pwede yan. Kasi, Hoski mo, sabi mo naman yan ang nakaraan eh. Ay, kagabi lang pala eh. Yun na nga. Makalasing ka na nun, Hoski mo. Hindi. Minsan kasi, kahit basa sabi mo niya, na yung libro. Sabi ni Hoski mo, basado na daw nila ang execration, guys. Eh, totoo naman, basado naman nila. Pero hindi pa rin nila magawang... Di na kapaglagay ng ano. Masalya, di ba? Team name. Ang exe. Galing nga, mamadali ah. Pasaway! Bata pasaway! I-start agad, ha? Tagal pa po ba ang TI, Boss Raymart? September pa po. September ang ating TI. So kung anong mga lakad nyo dun. Ayan, kung mag-iipon man kayo, mag-ipon na kayo, guys. TI? Kung gusto nyong liparan sa Copenhagen. 5 seconds na, remaining. Magbubok na lang kami nun. Para kayo na lang mag-asa. Gawin ko kaya ginawa ni Sir Jules. Ay. Kalagitnaan. Yung ano. Salbahe ka. Kalagitnaan. Ano ka mas Sir Jules, ha? Siyempre. Ipon na lang tayo, na guys. Kayo na lang pala. Hindi pa kakayanin ang ipon namin. Alam mo ba? Nagkukwento na naman yan. Hindi ko alam kung matatama. Sir Jules? Oo. Hindi ko alam kung matatama. Ah, ano naman. August siya, August. August, August. Meron, August. Ayoko yun ako ito yan. Nung isa araw. Kalimutan ko anong bansa. Ano yung bansa? Hong Kong. Hong Kong Disneyland. Naman, di ba? Birthday daw nung ano niya, nung baby niya. Dapat i-treat daw niya. Sabi niya, sige, mag-book ka na. Yung asawa niya, nag-book within this year, hindi pala next year. Akala niya next year. Oo. Oh, okay. Ay, dyan yung malalaman, guys, sinong tunay na paldo sa Lupon, eh, ha? Eh, syempre. Kasi, baka nagtututuro kayo dyan. Yun lang po, yung mga panay alis po. Tama po. Kaya po kami, trabaho kami ng trabaho dito. Po, po, grind lang po, ipon lang po. Ipon. Para ipon lang. Mula. Paycheck by paycheck. Para may mula, di ba? Pero yung address pick ng ex Shanks? Pwede din CML. CML. Nagamit ni CML din. Pwede pa, pwede. Pero tingin ko mas okay ito CML eh. Speak sila another aggressive na support para partneran dito ng Mars. Hoodwink para may break mechanic. Dyan sa DK, di ba? Di ba ba pwede? Pero DK? DK. Teka lang. Lion. DK na ba sila? Si Luis ang alam ko na DK. Ah, ang ganda. Steel pick. Ninakawan nila ng Hoodwink dito yung The Regent. Yung execration, guys. Ninakawan nila. Kasi again, maganda nga yung Hoodwink for the execrations draft so far. So, hindi mo mag-ban, might as well utilize it on your end. Nakawin mo na lang. Maganda din naman, kasama mo DK. Oh, kailangan mo din yan up against Enchantress eh. Oo. Diba, to break the passive using yung sharpshooter niya and up against the Mars din. Miss. Para mapalambot mo din naman tong Mars. So, third pick ng IAP ay Gyrocopter. Teka. Nag-gyro ba si Grimms? Oo. Pero parang kaya rin na to. Kasi kita niyo na yung katapat eh. Mars. Tapos as Gyrocopter, hindi ka naman masyadong mamamroblema dyan. You have the flak talons. Bagay, oo. Okay din naman yung Gyro up against the Enchantress. Ayaw mo siyang patayin. Magka-ags ka lang. Kayang, kayang, kaya. So okay lang itong Gyro, pero... Sucks lang ba yung reveal nila ng Gyro third pick? Sakto lang, kasi parang pinapaisip pa nila ng support. Flexi. So, depende sila dito ngayon. Leash Rock. Nagaw. Sila Tiny yung nag-leash. Ish. Ah, pwede pa tong Leash Carry, guys, ha? Leash Carry, Tiny Mid. Dami pang mga possibilities. So, bali one nga din sa draft tong Ech. Ikikerry to Leash si 4-2-3, eh. And for IAP, mapang-reveal na fourth pick. Yun na nga. Dito na ba? De-decisionan yung Gyro? Off-lane. Off-lane muna. Para
Para mabaliw man lang sa ban yung ano, X eh. Oh, plain or mid siguro. Kasi DK pwede pa ring mid to eh. Yung Team Darling po, bossing baka open qualifiers number 2 sila. Pero nandito si Yowie kanina. Not sure pa daw sila kasi may nabook daw po si Boss Ku na lakad. Ayan, pa Baguio. Uy, ganda. So, parang matagal na nilang nabook. Siyempre, hirap namang i-refund at family day yun. So, hindi natin alam. Same roster pa rin ba? Nakuha ka mag-spam, besi. Mga teams na sasali sa TI, mga lods, depende sa mga teams kung magpapalit sila ng mga roster. Hindi naman po required na mag-fix ka ng lineup. Yung halimbawa, lineup mo ngayong January, yun na hanggang TI. Depende pa rin po yan sa kanila. Ang luck ng roster naman din po is before, before pa yung TI. Before yan. Pa yung qualifiers ng TI. Pero eto ha. Mga weeks before pa nun. Eh, September pa yung TI. So, baka mga August pa, guys. Ayan. Pwedeng, or August? July. Ayan. Yung mga lock ng roster, guys. Pero July, yun, August. Mas pinili nilang i-reveal na support Gyrocopter agad seconds. Instead of the DK mid or offlane. Mm-hmm. True. Five adjustable pa rin man. Pero more fling for IAP. Okay. Mas inintindi nila yung survivability ng Morphling or ng carry nila pagdating dun sa mga team fight nga. Kasi yung Gyrocopter, once kasi na maipit siya dun sa may Arena of Blood, alam mo nang stay put na lang siya dun. Oh. But for Morphling, at least may choice siya eh. Diba? Kung nasa Arena of Blood siya, to go in or to stay in side the Arena of Blood or at least mag-waveform out. Pwede naman. Mas makakakulit siya. Mm-hmm. And ang magandang gayahin ng Morphling dito, ultihan. Ang maganda. Mars, Spear, o kaya Lesh na. Oo, parang yun nga lang din talaga, no? Mars, Lesh. Enchantress, Impetus, hindi. Sucks lang. Tiny, kung may gusto silang i-zone out. Mismo. No? Saan naka-lineup si Yowie ngayon, bossing? Jake sa Team Darling po, ayan. Yung. With the boss, Kuku, Abat. Oh. Parang the prodigal son pala si Yon na ngayon. Naglaro din kasi sa Frex eh. Ember ban. Si Yon na. Okay. Pero grabe yung naging ano ni Yon na. Lungkot na. Ah. Hindi naman, yung parang hindi siya nag-live up to the expectations ng mga tao nga pagkalipat niya from IAP to EXE. So, kita niyo yun, guys. Yung mga ganong feeling, yung mga ganong... Tao lang din naman kasi itong mga to. Sa atin, madali mambash kahit ngayon. Pwede, may sabihin tayo sa mga players eh. Oh, umatik yan. Kahit ngayon, pwede nating i-bash eh. May masasabi tayo. Kasi madaling mag-spread ng hate. Pero yeah, pag tayo na nasa sitwasyon, ewan ko guys kung kayanin remaining natin yung ganyan. Grabe lungkot na ni Yona eh. Oo. Talagang di maipintay mo ka. Hindi siya nangiti talaga. Yung ngiti niya sobrang fake. Pero at least ngayon is back naman si Yona. And looking good naman sila ng IAP. Kasi ang dami din nagsasabi. Sobrang fit ni Yona sa IAP. Pero yun na nga pag-transition niya sa Execration. Parang hindi, iba yung naging ihip ng hangin. Iba yung environment. Pero ang galing niya sa IAP, di ba? Pero Keeper of the Line. Kotol! Pero di pa din ibig sabihin na... Pero tingin ko mas okay to, Kotol mid. Kotol mid. DK offlane na. Para kahit papaano makip dito ng... makip ni Luis yung distance niya up against the Lesh Rap sa may gitna. Kasi mas mamong problema yung DK if talagang maa-absorb niya eh. Lahat ng right click harassment ng range na Lesh Rap. Plus yun na nga yung mga Diabolic Edict on the side. Plus yung Split Earth. Para kahit papaano, out of range si Keeper of the Light. Mm-hmm. So for me, mas okay to, Kotol mid. Pero tingnan natin, baka naman depende pa rin yan sa kung sino yung mas may gamay ng heroes na to. And for Execration, last picks, Sven. Okay, kung DK nga naman makakatapat. Naku, pong ganda na itong diba? Sven. Ang ganda na itong Sven, guys. Lalo na kung hindi mo mapipigilan yung form dito ng Sven. Sven ang sasagot kay Luis.
Pantuloy-tuloy guys, gagawing papel lang yan mamaya itong Keeper of the Light pag hindi talaga nadaragtong si 423 sa laning phase pa lang. Oo. Kakatakyot tong Sven ah. Wala papagbagin na ng mga yun. Oo. Ako po, boss Kimo, parang what, may matatrastok mamaya. May matatrastok mamaya sa inuman ah. Pag meron, no? Oo, oh, may matatrastok sa session. Nako, mga idolo. Ay, alam ko na kung bakit. May masisisi sila pag natalo to. Ah. May sumama sa huddle eh. Ay, dapat nga pinose mo na eh. Para ano eh. Nakikita na ng mga tropa eh. Diba, win or lose, nandyan na yung picture. Oh. Eh, pagka natalo mo pa sila, nilabas na kung lagot ka. Niyari mo si Boss Alo dyan. Nireveal mo pa ang secret huddle. May. Tignan nyo na lang guys, ayan, para makarelate kayo sa lupo spot ng Womboix combo. May na, ano yan? There is one impostor among us. Ay. Guys, abangan nyo. Sali na rin kayo doon kasi nandun guys lahat ng chika, ng updates. Lalo na kung halimbawa, syempre meron tayong mga watch party na magaganap dyan, nagpapa-survey itong si Kuya Nick. There is one impostor among us, mga idolo. Hindi, good intention naman eh. Nag-huddle sila. Boski mo, nadidinig ko para sinasabi nila. Paano man mamaya prayers naman yung in-offer ni Boss Alo. Ayun na nga. Pero ito, sabi ni Boski mo kanina na over here ko na another day lang to. Naglalaro lang kayo. Mga katapos lang din naman yan. Motivational speaker ka na pala. Para kang si Abeng. Motivational speaks. Si Boss. Bawi-bawi, 17 minutes armlet. Ay, kinatrust na si Yona. Sakit nun. Grabe to si Shanks, mga bosses din pala to si Shanks. Happy 34th birthday, CML. Happy 34th. Happy birthday, CML. Bugbugin ka ba naman ng Marceline? Ay, grabe to, Daniyo. 17 minutes armlet. Ay, Daniyo, hindi pa rin tumitigil, oh. Trip talaga nila si ano yun, oh. Birthday namin sa'yo, first game, Pops. Ooh! Ay, ang ganda-sagot yan, ha? D.Y. Ay, bakit sa'yo yun ang thank you? Kala mo sa'yo may birthday. Kahit si Dina, eh. D.Y. po. Okay na. Mamaya may kadyawan talaga. Sabi nila, ay, may nakita ako. Sabisot, diba? TYBFF. Hindi dumasagot si Yola. Shakol. Ayaw pansinin. Wala na, guys. Miss Mount na. Sima ako to si Yona. Miss Mount ka pa kagabi. Ito kasi naiyayari niyo 17 minutes armlet. Ito 17 minutes manta. pag ito nag-armlet ng 12 minutes. Ah, di ba? Sa morphling. Huwag naman sana. Nagalit, no? Oh, kaya ako mas mabilis mo na armlet. Sa morphling nga lang. Tapos na-awats, pero queuing na agad dito si Luis, oh. Boots by Earn. Sakto to. Kailangan maaga mag-online to si Luis. Yun nga lang. Eh, baka ma-freebie tong mid niya. Illuminate, sabay, iwas. Okay. Gagawin lang naman ni Luis yun. Ganun-ganun up, lang. Up, mukhaan sa mukhaan na. Up, eh. Sweet Earth, eh. Drago na yung dalawa. BFF yan, eh. Kulitans. Pero this time, iba na yung magiging laro nitong si Shanks. Grabe nga yung background music ng Dream League Season 23 Open Qualifiers. Oo, oh, no? Didinig mo? Yes. Ganda. Bangis. Kulang yung mga drums. Wala yung mga drums. Yung mga... Tini-nini. Ay, mga nagtatambol sa gilid. Hindi pa pala full production to. Kasi open qualifiers pa lang. Ano lang, vocalista lang. Okay, gets. Pagka ano na, main event, may banda na. Akapela lang ngayon, akapela. Ay, of the trippings yan. Saya magtrabaho sa Lupon, guys, no? Work with us. Yun, chikahan lang tayo dito. Trippings lang. Biniyara kami para panoorin sila. O, di ba? Chika-chika na. Nag-aamats lang, pati TD. Malatito Mikey. Uy, guys, pag gusto nyo mag-work sa Lupon, may mga hiring pa. Check nyo lang po yung page ng Lupon WXC. Ayan.
Dami pa mga open, mga social media manager, ano pa ba? Editor sales, ata. Yan, editor, mga marunong kayo guys. Usundot, usundot pa si Derek, oh. Pero patay muna ata si Tino. Oo, oh, oh, buti eh, may avalanche si Shanks yan. Mainit. Mainit ah, si Yona. Way pa, oh. Ano ba naman, dalawang kuya mong Barako yung katapat ng IAP dun sa may top lane eh. Pero pabor to ha, sa side ng execration, yung pagpupush ng creeps dun sa may top lane. Uh-huh. Kasi tingin ko balak nila dong mag toss eh. Toss ng hero, papunta dun sa may tier 1 top tower nila. Pwedeng si Grim, oo, toss spear. Kaya yun, pabor sa kanila yan, hanggat di nila mafifix tong, hanggat hindi mafifix ng IAP tong lane sa may top lane, awkward lumain dito for Morphling. Even for, syempre, Gyrocopter. Pang, yan, pang pull talaga yung Morphling naman, sitwasyon. Langan mafix nila yan. Yari sila dyan mamaya. Di ko lumamang naman yung IAP sa part na sila yung mas nakakakontrol ng Healing Lotus. Nakakuha din ni Grimms itong, or ng Gyrocopter, ayan, itong Healing Lotus dun sa taas. Mm-hmm. Kasi nga mas nakaka-flow sila. So mamaya, tingnan natin kung masesetupan ba yung dalawa dyan. Pag nagkamali ng tapak, meet naman natin, Luis, diba? Nakakahinga. Okay naman itong kotol niya. Nadedenayan lang talaga siya. Which is expected, ayan, mas mataas yung base damage din naman dito ng Leshrac plus yung attack speed niya kasi mas mabilis din. Pero sa taas, Grimms, gagamitin niya lang yung full potential ng kanyang Rocket Barrage pero pumupuesta for the spear, but Grimms having that stick, first blood, nakuha pa ni Shanks! Toss. That's gonna be a toss! Gagi! Alakas ng amats mo! Binintay yung kakampi! Gagi actor! Ayun ang impostor, Shanks, guys! Paid actor! Sulit eh! Walang iya yun, guys! Okay, bumawi lang. Kaya nagulat ako eh, bakit ni Dos? Bumawi lang, kanina pa niya tinatrash talk daw eh. Okay, okay. Bumawi lang ako, ito. Oo, pwede na pala yun. Patay? Pwede na pala to si Shanks sa IAP, ma-promote. Ah, patay nga. Napatay nga ni Babu. Sinulo. Tapos nasayang pa dun yung Iron Branch ni Luis. Kasi tinry niyang i-block dito yung vision ni Bob eh. Pero wala guys, nakagamit na nga ng... Nagkulang patuloy siya oh, pang magic wand niya ng one Iron Branch. Ayun, binili pa, di ba? Kinulang pa nga sa Ricardo dahil doon sa ginapagastos pa ng 50 gold. Luis, na utakan ka dun ah. Nakapusta. 3-2-2 toss, yun na nga. Napamura pa si Patrick. Gulat ka kasi talaga. Naging kakampis. Eh, kung kayo nagulat, paano pa yung tinos? Paano pa si Tino akala niya buhay na siya? Napado kayo dyan. Apply lang kayo guys sa Lubon para kita-kitsa tayo dito. Wala kayo stream ng One Win Series, Boss Jocel. Meron po, mamaya po. 7 p.m. I-prioritize lang natin itong Dream League. Si Open Qualifiers na series na ito. Mamaya pa yun. Hindi lang natin siya na-cover din kahapon kasi start na nga siya kahapon. Ayan, mas tinignan natin yung close qualifiers. Ayan, ng MENA, ng C. Yun ang mga nabantayan natin. Para din, ano, isa yung team. Kumbaga, Elite League, isang cast lang. Diba? Wow. Eh ngayon, tapos na natong Dream League. So, just jump in tayo sa ating One Win na tournament. 7 p.m. yun, mga par. Pero Shanks, he might die on this mid lane, but I guess... Okay, Rocket Barrage, dealing some damage. Talagang masakit, deads. Pero di pa din deads. Bob is there, together with CML, but that's gonna be Bob dying. So, may illuminate. Sabay Bushwacket. Ay! Game 3! Game 3 is real. Is game real. 3, guys. Oh, nakapang-heal pa. Pero patay dito si Grimms, mga idolo. And IAP, bumabalag bag. Game 3, guys. Ang kulit ng exe, kasalanan nila yung kung ba't sila namatay doon. Inasim nila eh, no? Mali yun. Na, ewan ko, na-underestimate din yung strength ng IAP. Saka lalo na yung Kotol.
Oo, oh, syempre. Parang sa lahat ng mga skills talaga dito nang bababa to ngayon sa early ng IAP, ang pilit mo dapat ang badge illuminate eh. Yun. Pero kung mahahagip ka niya, kita mo may bawa sa buhay mo, pero Jewel! Ganda na ginawang maneuver ni Jewel. Hindi nasulit ni Bob yung ilang Pulse Nova na yun, but then again, Bob will be finding Jewel's area and it's gonna be the Pulse Nova kill. Huli ka, boy! Na-delay lang. Pero kung parang bangit lagi ng lane ni Jewel, no? Oo. Parang lagi siyang sinasama. Alay. Yung mga heroes niya, decent ako, pero parang yung lane niya lagi ang nagiging ally. Hindi kasi nagiging focus ng rotation lagi ni Bob. And also, kilala naman din natin si 423 ever since nasa Lil Gun pa lang din naman siya, or IHC. Na gusto niya yung ganitong klase ng mga lane. Yung tipong killer type sila dito na duo ng support niya. Ganyan din yung ginagawa ni Sanctic eh, di ba? Alalay lagi sa lane ni 423. So parang okay, old team. Same old, same old. Ay, nakot, natulak. Nagkukulit at nadalang support. Okay ka na ba, Katie? Naka-recover ka na ba? Iba na, wala na nang umulit. Oo. Wala na nang umapatay at nagde-delay ng courier niya. Shanks sama, nagpapalevel lang sa may gitna. Naharang sakit. Pa. Diba, kita nyo guys? Ang sakit! Sa Pairocket Barrage, a-avalanche. Kaso, andun nga si Katie with the bushwhack. Lewis is about to fall, pero walang mag-finish up sa kanya. Si ML will try to take down Katie and will be able to do so. Grimms, on the other hand, mayayari naman dyan. Ito nga si Bob na masakit-sakit yung kanyang splitter together with the Pulse Nova. Illuminate talagang solido ng pupunit ng hero. Sakit, no? Dapat talaga madad siya ng exe. Kanina pa, kakamot sila dyan sa may illuminate na yan. Pero kasi, tingin ko patience lang din yung pinapaira lang execration eh. Alam nila magka-ags lang tong Sven, sasagutan naman niya yung Keeper of the Light mamaya. Pwede. So, tingin ko yun lang talaga yung pinanghahawakan ng execration. Is lang, yan na muna natin. Magdo-dominate talaga itong Keeper of the Light kahit sinama siya sa may lane up against the Leshrac. Habol yun. Diba? Sa kills. Grabe humataw to sa kills yung Keeper of the Light. Damage pa lang guys eh. Oo, tsaka again, kaya maka-farm niyan eh. Oo, yan siya babawi. So kailangan lang talaga masulit ng IAP itong time nila. Oo. Habang hindi pa lumalabas yung Sven, habang hindi pa connecting itong si Tino, habang wala pang dagger itong si Mars. Sulitin muna nila. Kaya naman nila eh. With the help of DK, pusin muna nila itong mga tower standing for Exe. Oo, yung mga outer towers para hindi naman ganun kadali yung pagbawi para sa execration. Mapunish mo man lang at least. Ano mga idolos? Venice Ven. Kanina tong ward sa baba. Sa kanila. Sa IAP. Kita pala dito yung pinagpaforma ni 423, no? Sa ni Bob. Eto. Maganda. Maganda yung mga deep wards ng IAP dito, guys. May nakahumpa nila. Pwedeng panugod to. Kung manalo dito IAP. Naku, baka momentum to, guys. Ayun na nga. Naku, nangaagaw ng gubat. Ganda niyan, guys. Ganda. Kasi ang hindi ganda naman neto. Hindi naman sila nagsastruggle ngayon tulad nung ginagawa kanina kasi ni Shanks na naboboset, nade-delay yung mga items. Ang aga mo nang kuha yung battle mo, 1 minute 30 seconds. Tapos nag-delay lang dahil sa courier. 1 minute ba yun? Basta kung ilang man minuto. Basta na-delay. Dahil doon sa may courier. Pero yung smoke ng Exe na hagip yata. Ayan o. Oh. Kaya nga tapang dito ni Grimms. Siya ang taga-breakdown ng Ecoms. Ang kaso, andyan din si Katie. Makikita naman siya. There's gonna be the toss available, but it won't latch. That's gonna be some good bushwhack. Hindi siya makapag-split earth, but still, Katie is dead. Yun nga lang, nag-TP agad si Shanks and Bob! Napatay pa! Mga idolo, IAP! Most worth yun, ah. They're doing it, mga idolo. Sobrang worth nun, guys. Big kill yun, Leshrac. Nako. Titigil pa yung taga-pressure dito ng execration, lalo na pagdating sa mga tower. Ganda. Okay, ito. Guys, ice! Teka lang, patay muna! Ay! Tino is solo doing meal. It! Solo meal, sakit nun. Naka-agi, guys. In-spear arena, agoy!
Sakit nun, Solomon Hill, sabi ni Shanna. Gagi, ang tahimik na ni Yona, guys. Pero gumagawa ng ingay yung teammates niya eh. Sabi ko na, papabawi ka eh. Lumalabas niyan. Gagi. The trash talk is on, mga par. Nakakawala kulitan niya si Yona. Oh, pero kasi guys, magkakatropa naman itong mga to eh. Kahit ano pa sabihin nila sa isa't isa. Oo. Oh, paano mo ba yan? Kung hindi kayo nagtatrash to kanyan? Hindi. Pero sabi nga ni Sir Jules, pang hanggang mga magtotropa lang yan. Oo. Oh. Pag hindi kayo kabiruan. Hindi kayo kabiruan. Diba? Iba pa rin kasi yun. Tama naman. Pang close friends. Tama. Pumangalawa. Sino nga yung pumangalawa? Si Abat. Hindi ko kayo kabiruan, ha? Hindi, si ano, si Sefer, sinabihan niya. Hindi kita kabiruan, ha? Sabi niya, baka ano yun, tampaling kita na. Hey, nakapo. Kalit, eh. Siyempre, nagkukulitan na sila. Pero yan yung magaganda ding panoorin, eh. Parang ramdam mo na mabigat yung laban, pero ang gaan ang feeling ng mga players sa isa't isa. Parang ito. Pang-qualify ito. Oo, pang-qualify ito. Papunta sa close qualifiers, guys. Pero kita nyo naman. Nagkakatipan, di ba? Nagkakaasaran. Pero guys, kahit pa namatay itong si Yona, mayaman pa rin ang Morphling. Siya ngayon pushing dito sa taas, oh. Oo. Kunan nyo yung net worth, 6.6K. Mayaman si Yona, magkakataluhan na lang tayo dito James sa galawan mamaya. Kasi tulad ng nangyari kanina, wala pa naman ding dagger si Tino, pero nabigla niya na si Yona. Na-outplay. Ayan na, nakapag-shift. Ang ganda. Nakapag-shift naman na. Pero mga kaibigan, sabi nila, oops! Nag-ship not na. Today, wag brother. Wag mo na. Di na. Natuto na. Okay na yun. At least, di ba? Okay. Matutuloy niya yung ay, farm. Ay, gusto ko din to. Sanj ang uunahin ni Yona. Pero, kasi with this Sanj, at least pwede siyang sumama agad sa teamfight. Extra strength, extra damage din. Plus, para makapronta din siya sa teamfight. Pero hindi ka ba nag-worry, Ashvin? Parang nauna pang mag-farm yung Morphling na nahirapan somehow sa kanyang lane. Tapos si Sven, siya may farming tool siya. Pero hindi din siya dito makabawi pa. Siguro pinapabuelo muna ng excess to si 4-2-3 for a while. Kasi dapat siya din yung sasama din agad. Meron lang siyang God Strength, okay na. Kaso ang tinambayan lang kasi ni 4-2-3 top lane eh. Hindi sila nag-switch ng lane ni Tino. Ay, bottom lane lang pala, yung kay 4-2-3. Hindi sila nag-switch lane nga, dun sa may taas sana. Oo, no? Kay Tino. Kaya ay, sobrang si limited ng resources niya. Patay si Bob! Ayun! Tipad mo nga, Luis! Tipad mo! Ang bait na ito ni Luis eh, no? Ayaw mong tip, trash-tukin mo, uy! Respect the MC daw. Respect the MC. Trash-tukin mo! Sabi ni ayaw! Mamaya na, pag nanalo na daw. Sa bagay, mas masakit daw pag nagantihan eh. Tama! Mas masakit pag bumawi. Kaya mauna yung trash talk eh. Oh. Ay, nanonood si manager. Hello, manager. Manager, hello. Saan ka ba? Uy, feeling ko sa'yo ng puso mo, manager. Dramatic yun, syempre. Yes, happy Valentine's. Road to closed. Uy, may arena. Walang nahuli. Pero si Shanks, mayayari. Katie, sharpshooter. Secures that kill. IAP, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag, mga idolo. Morphling, Keeper of the Light, they're on fire. And on the other hand, ito ang si Spenini. And nasa ano pa lang, recovery phase pa. Which is, nakaka-catch up naman, looking at his last hits. 1K ahead lang dito itong si Morphling. Kahit pa paano, kumahabol na. Ang item na lang ata iniintay niya din dito. Di ba? Mm-hmm. Pwede ah, kaya to guys, sa ganitong situation ng game. Pwede to guys, sa IAB, pwede tayo dito sa game 3. Grabe, hindi nila nasunod-sunod yung patay din dito kay Yona eh, no? Naisahan na siya, pero syempre hindi napapadalawa yun si Yona. Ganun naman talaga, dapat. Magpakil pa. Oh, okay na, lamang na eh, no? Ito na yung pag-asa guys ng IAB. Pwede na to guys, pang game. Power spike nila to eh. So, hindi nila naiwasan yung illuminate eh. Mas solar bind ka kasi. Oh, tapos ito. Blinding light, di ba? Di, taas din ang ano. Ang cutting mo. Taas ng magic damage nila. Naku.
Sabi, iba daw yung laro ni Shanks, naka-among us. Hindi naman namamatay si Shanks, no? Top lane, mid lane. Oo. Yari. Pangalay yan eh. Pero, Jewel, kagad naman na going for the BKB. Mas gusto niya maging safe. Yan, pero, yan. Di pa kasi sumasama yung Sven eh. Gusto kong... Ayan, BKB na. Parang, okay. Tigo, eto na. Intrigue ako eh. Ito na nga tayo. Naka-Sven. Splittered! Paganda na Splittered. Sucks lang. Sabay hampas. Naka-ship naman na to Strength. Pero, ayun na nga. Ang Adaptive Strike. Makakatakas na naman si Yona. Di na siya yung dating siya. You've changed. Out na si Yona, guys. Napo-force niya na lang yung reaction dito ng Execration. Plus, yung chase pa na yun ng Execration towards the Morphling, na-reveal din dun yung BKB na ng Sven, ha? Ayun. Na anytime soon, di ba? Ibig sabihin, pwede siyang lumaban. Kaya dito, pwedeng parang prepared ganyan yung IAP. Pero Grimms lang ang mahuhuli. Okay na. Transition pa ata to. Kailangan talaga may mag-tank ng gang. Kayo. May arena. Ang dami pang available. God's Strength still there. So, maghanap sila dito ng iba pang victim. But, looking at Keeper alam, of alam, the Light, alam. Na isputed yung Yul si Splitter, lalamunin lahat ni Lewis. It's gonna be Bob securing that kill. 10 and 8. Ganda rin kasi ng wards dito ng X eh. Di ba kasi Shanks din yung naglalagay dito ng mga deep wards dun sa may top lane ng IAP? Kasi dun sa may double ward nila sa taas, wala nga din naman dyan itong Lesh. Ay, itong Keeper of the Light. Ang plan nila yung sa fight total eh. Nag-God Strength is Finn. Ay, Luki. Planning to fight. Luki kayo dyan. Andyan naman itong si Yona. Pero mga kaibigan, Bob naman, nakatakas ng bahagya. Pero sharpshooter tumama. But still, that's gonna be Bob taking Yona down. Though Grimms will be finishing off Bob. 1-4-1. Itong si Enchantress sasama pa yata. Grimms with the Rocket Barrage damage. Medyo masakit. Sabay Atos dito ngayon kay Sminini. Spear, Sala. Sabay Avalanche ni Shanks. Hindi makakahabol itong si DK. Shanks tossing back itong si Grimms na mapalapit na sana. Sabay iwan na lang ng homing missile. And to that Dragon Tail. Patay si Shanks. Double kill for Jewel. Lumamang pabigla. Yun nga nga AP. Tinapindot na yung wand, guys. Tinatry niya pang micro eh. Pero mas matagal yung duration kasi nga nung stun. Kaya wala nang pindutan ng magic wand. Magic wand avalanche sana yun eh. Kakakait sana yun ni Shanks eh. Pero wala, guys. Walang mangyayari dito, guys, sa Exe. Ang lalim nila dun, James. Sobra. Sobrang lalim. Though, napatay naman nila si Yona. Hindi, ang gusto pero lang kasi nila, titirto lang sila eh. Kaya nag-God Strength si Sven. Oo, kaso nga, nagkahabulan na hanggang likod ng tier 2 mid. Ang lalim. Pero yung mga ganong engagement, okay naman din sana if matatransition yun ng Execration into a push. Hindi. Pero kasi lumalim lang sila eh. Lumalim lang sila, pero walang toreng na isama. Mas nag-benefit pa yung IAP dun sa may extra armor and HP provided by the tier 2, no? Iyon na nga. Aha. Enchantress. Dragonim siya dito ngayon. Aggressive, ba? May naka-vessel ba? May nag-vessel ba sa X, eh? X. Parang wala, ano? Wala nga. Salaw. Talagang yan, ano na play nila na. Played sa paklang ngayon, ha? Pero guys, first Aegis, mukhang makukuha malinis ng IAP. Sabi ko sa inyo guys, IAP to eh. IAP tayo dito eh. Di ba Dainee? No, nandiyan si Dainee. Dainee, IAP pa tayo dito. Do IAP nga eh, sorry. Yes. Teka, naka-God Strength spin ha. Uy, BKB Raper si Minion, yun. Ha? Alam niyang gusto niya dito yung isa, pero BKB TP out daw. Sabi ni 4-2-3 and that's a signal. Napa-out na lang sila dyan. Shanks ang maiiwan, mga kaibigan. Agent. Pakalap, goodbye. Agent S. Agent S. Laging siya yung nayayari eh. Pero malas din kasi ni Shanks. Sa pagdating sa vision, lagi niya natatabihan itong observer wards ng IAP. Oo, sorting malas. Nag-TTP na lang siya eh. Natabihan niya pa. Dito naman sa may mid, dito sa triangle camp, di ba? Naiwan din yung palda niya. Yeah. Ay, comment na si Dainee. IAP since day one. Ay, patay pa to. Makapar.
Enchantress. Okay, talaga naman pong gagawa na lang ng paraan para ma-delay. Sinong inaaway dyan sa Luis? May baka daw doon dumaan eh. May nag-TP ba yung Mars? Umiyata, umiyata. Pero okay naman pala. Pero guys, sinuunti-unti na to ng IAP ah. Mm. Aegis, 3 minutes pa. Pop na din yung Kanda for more fling. Ganda laban ito. Ito maganda laban, guys. Oo. IAP naman lumalabang, tas Exe naman yung hindi makasagot. Siyempre. Minsan lang, oh, paasi lang. Oo. Oh. Pag ano, pag Exe, teka, ano bang magiging ano nila dito ngayon? Win condition nila. Siguro yung items talaga ni Sven, sobrang na-bend eh. Hindi ko aganim sila din ng Sven. Oo, no, para may pang-dispend. Aganim, so kailangan nila masugod yung Keeper of the Light sa backline. Kasi kung hindi nila mawakan yung Keeper of the Light, wala guys, sasaluhin lang nila ng sasaluhin yung 450 damage ng kada Illuminate. Eh may Chakra Magic pa yun, di ba? Double-double. Talagang napakabilis ng availability ng Illuminate. Oo, so that's a tier 2 deleted already. Mantanao, two components, actually one component away para kay DK. Ay, ongoing na pala yung Liga versus PSG Quest, oh. Kaya pala nagtatanong dito si Bossing Joey. Ayan, ang mga mako-cover natin, Bossing Joey. Ito, 4 p.m. check natin yung schedule. Eto po. Ay, hindi. Hindi na-cover na. Sabay ah. Ayan, no. Double life tayo. Ay, hindi. Na-skip pala. Ay, ko-cover na natin, guys. Group A Decider Match. Yan ang caster dyan, si kami ni Owa. JB at Owa. Group tapos A guys, yung Team Spirit versus One Win. Afternoon, Entity versus Moose. And then afternoon, ang Group B Decider Match. Ayan. So yun na po yung mga mako-cover natin, guys, ha. So, tapos, toss back. Patay pa din. Tumayo lang si Shanks. Pew! Tinayon lang ni Shanks sa may taas and wala na nga ang naging ekstrang galaw pa. Tino on the other hand. Okay. Ano daw yun? Ano daw ang nangyari? Tormentor? Sali po ba sila, boss? Pwede sana sila sumali Open Qualifiers number 2. Yun nga lang, guys. Hindi po sila kasali dito sa Open Qualifiers number 1. Mm-hmm. Nagkabangga yung game nila ng finals, lower bracket finals kahapon. Ayan, kasi kahapon din po nag-start ang Open Qualifiers number 1. Lahat ng best of 1, doon nangyari. And then ito pong finals ngayon, best of 3. Yeah. So, natamaan na po. So, Open Qualifiers sila pwedeng bumawi sana. Yun nga lang, na-chika ni Yowei kanina, may na-set daw, may na-book daw na bagyo. Etong si Bosco, so kulang sila eh. Alam naman natin guys, Team Darling is not Team Darling without Bosco. Siyempre, matik yun. Pero mga par on this game. IAP all the way, 6545 daw. Oh, eto na. Damay mo na ako dyan since ano ako, 4 p.m. Yeah. Kanina pang natatalo sila. Bob! Patay ito. Patay na ba? Ayun na nga, mga kaibigan. Wala na naman nagawa si Shanks. Spear kumonekta naman. Ang kaso lang, yun ng IAP. Hirap na hirap silang paslangin. Dito, nitong execration. And Bob can't do a thing. Sabi ko sa inyo, patay yan eh. Eto pa. May bushwak pa, mga idolo. Iniisa-isa na lamang. Nakalista na yung mga yan. And Tino will be done. That's gonna be IAP working their way up. Dainy, oh. Namalit kasi nila yung IAP, eh. Dainy, no? Pakagaling kaya IAP. IAP number 1 kaya. Ayun na nga, diba? Kung nag-is babasag na, diba? Ito yung pinakamagandang revenge, James. Siyempre. Hindi mo kailangan itong rush talk pabalik, no? Talunin mo na lang. Tahimik ni Yone, eh. Hindi siya sumasagot. Oh. Talunin mo na lang. Hindi mo kailangan nga namang sumagot. Pero gumana na mas ata. Mas maingay nga naman yung achievements mo dapat. Tama, tama. Daya, kamusta kayo ni Dar? Okay lang naman po kami, Boss George. Ayan. Thank you so much for asking. Ayan. And for caring. How sweet of you. Daedalus nga, wala pang pang Superman to si 423, guys. Inuna niya nga yan. Oo, kailangan talaga. Kasi nakaka-out naman din siya using the BKB. Eh.
Kareem, pang-in. Hey, ang sarap po, exit times 5. Ano, Boss Mark Kevin, meron ba nito sa mga betting site? Kasi, alam ko, close qualifiers lang, meron nito eh. Oh. Ewan ko saan niya. Close qualifiers lang kadalasan ang mga nalalagay. Yes. Pero mga pare ko, Ailes Rock, ha. Nakakaya naman na siya in Yules plus the BKB. Yan pa lang, talagang okay na sana. It's just that, natutunaw siya eh. Ang bilis niya maglaho. Even with this BKB, pinapapak lang siya dito noon ng IAP. Meron? Wow! Times. Ah, nag-times 5 yung EX eh? Yish. Paano nag-times 5? Oh, meron nga daw oh, sabi ni Boss Art yan. Meron nga, nung nakaraan, ayaw lang siguro sa amin. Ayaw, nung naglalapag diba? Tayo. Diba? Oo. Kala namin, laging close qualifs lang meron. Meron din pala to. Depende yata. Eh, siguro sa finals, meron. Ah, pwede. No? Kasi guys, meron, eto. Sala na yun eh. Oo, yung mga nakaraan na best of one, wala. Uy, huli ka Grimms. Sinala po na yung isang support sabay arena. Itong si Yona nakita, mga kaibigan, pag Yona copies Ben, ito namang si Luis na pa-BKB TP out. Yona, back is true form. Wave will be available in a bit. Does he have the means to escape? Nope. He's gone. Napaliw na si Jomo. 4-2-3, taking that one. Ayun na nga. Wala na, wala na. Nabigla, no? Palagpa, James. Palagpa yan. Palagpa, exe. Eh. Pero kasi exe, timing lang nila. God Strength din eh. God Strength Arena. Meanwhile, kapag kayo yung IAP yung ready, yung Morphling, wala naman ding ihintay na timing. Mana, Illuminate, kay Keeper of the Light, yun lang lagi. So, tingin ko pagkabuhay dito ng IAP, instant recovery lang din agad to. For execration, sila naman yung medyo may downtime kasi kailangan pa nilang hintayin yung availability ng Sven nila. Yeah. So, kuha na lang muna sila lahat ng mga pwede nilang kunin na resources with that win nga from the last team Dyer's bottom tower okay. Is under so, pero yung top lane, oh, butas na yung top lane ng EXE. Eh. Wala na eh. Kita nyo naman guys, yung creep sumosobra na dun. Kasi nga, lalayo na din eh ng mga T-fights na the drag away from the top lane. Kaya nabutas ang top lane ng EXE. O, pag natalo kayo, EXE. Trustok momentum palaga. Momentum na to, oo, IAP. Di lang trustok to sa IAP, mga galing. Meron ding ngaw ni Boss Kimo. Oo nga, no? Yan ang kalahati ng ano, eh, ngaw squelt eh. May plus one yan. Meron yan, guys. Kita nyo naman yung post ni JB sa lupo ng Wombo X combo. Na ba? Yung Huddle, di ba? Kasama dun yung dalawang ngaw, guys. The reason. Sa Huddle. Yan nga, the answer. O, yun, nandun. Yung pala ang kailangan, ano, para sinong manalo. Times 4, Boss Red Den? Ayan, sino ba times 4? Times 5 ang... Exe? Exe ba? Sa game 2? 2-0? Mm. O, oh, IAP. Pwede yata. Times 5 sa map 2 lang ang IAP. Ay, wow! Ay, yung gondong. Gondong yan. Yes. Sabay ito nga, si Tropang Bob, mapapa-BKB Takas, pero 4-2-3, he's just walking in, popping off, BKB, sabay God Strength, sabay sampal kay Yona, but Yona's pretty tanky, surviving all of the damage, yun nga lang mga kaibigan, pinagtabi naman sila dyan, sabay stun itong isa, Yona napura, pero Joel naman natira, dito sa may ibaba, CML free, hitting from the sides, but IAP, without this Morphling, it could be hard, but no, without the GS, without the BKB, it'll be pretty easy. And it's gonna be 4 dead sa side ng execration. Double kill for Lewis. Sheesh. Laging nauubusan yung exe, guys. Pang tingin kay Joel at saka dito kay Lewis. Wala eh. Duration kasi yung ginawa eh. Oo, tsaka lagi sila kasing bumubuhos kay Morphling. Sobrang worth it naman. Kaso parang sa mga nangyayari kasi wala rin naman halos damage yun na eh, no? Kumbaga na dyan, nakaka-tank siya. Pero parang hindi sa kanya nang gagaling din yung most of the damage pagdating sa team fight. Oo. Parang dun nga sa may fight na yun, mas mataas yung nabigay talaga syempre na damage ni DK and then etong si Keeper of the Light. Syempre comparing nung pare-parehas pa silang buhay ha, bago pa mamatay dito etong Morphling. Wala, wala rin talaga feeling ko. The bait na yun eh. All according to plan na yun. Ikaw na bait, ikaw na front, Yona. Basta makalikot lang dito si Luis, no? Free throw ng Illuminate.
Tapos etong DK na naka Black Dragon, free hit lang din sa may gilid. Walang pang round 2 ang Exe, guys. Dinan sa endurance ng Aepin. Grabe naman yun! Anak ni Gaben! Pagpasok sa may labas, hindi mo niras yan. Okay na, mga par. BKB, malapit nang makuha. Actually, kukunin rather nito nga si Morphling. But Sven, nakatunog na. Available naman na yung GS plus the BKB. Full pack, sabi ng tropang Exe. Pero naku po, natambangan dito yung isa. Gyrocopter, nakita na nga sila. Given out information for his team, Aegis will be picked up by Yona. Pina-break naman na dito si Sven sa may BKB ni Bob. Kaso lang patakbo na siya. Pari na binigay pa dito ngayon. Ito nga po ngayon si Tino. Ang kaso lang, Aegis, nakuha ka agaran. Bob, naku po, nabisil. Sabay patay dito ngayon. Blinding light, napakaganda. 4-2-3 trying to escape. Jewel diving in with a big black D. Yun nga lang, nagkakaubusan na po ng tao sa side ng Execration. Double kill for Lewis. Nauna man na mapatay yung Aegis. For IAP, this is their chance. Dahil nga wala naman ng pang-depensa yung dalawa. Wala talaga, guys. Sobrang sulit ng Aegis doon. Ang swerte, no? Bukod dun sa biglang nag-up na nga si Roshan. Yun na nga. Kuha nila yung Aegis dito. Nasulit nila agad-agad. Kahit anong mangyari, guys, makuha lang ng IAP itong Roshan. Talo ang Execration. Kasi nga wala silang pang round 2. Same scenario lang yan doon sa may last team fight natin na naganap. Parang yun nangyari kanina, di ba? Nabigyan, natanggal yung Aegis dito ni Yona. Pero anong nangyari? At what cost? 100 na lang yung natirang HP kay Bob. Etong si 423, 300 HP na lang yung natira sa kanya. Mars naman, dun sa may gilid, patakbo na rin. Oo. Diba? Kumbaga parang wala na sa position to fight for a round number 2 yung Execration. Lahat ng status nila wala. BKB committed na. Oy. Arena of Blood, tapos na. Pang lasura ba? Pero mga kaibigan, IAP. Tsaka parang ang dami din kasing pa... Ay, pabasag lang si DK, oh. Oh, ang daming mga nangyari kaninang hindi na rin dapat patay yung Exe, no? Oho. Kaso, nakulong sa arena yung Dragon. Merong illuminate, mahihil naman siya kahit papano. But that's a double kill for 423. Yona, dive into escape. TP is away. Pero na-spear dito ni Tino. Patay muna dito si Yona. Yun. Tatlo naglaho. Hihinga pa, guys. Pumakapit pa. Kapit pa. Kaya pa daw. Di pa. O ano? Di pa mega, may mili barracks pang natira. May mili pa nga natira. Comeback? Comeback Israel? Ano ba lang dito ng Grimms? Courier? Courier o Crips? Mamili ka. Crips na lang. Clear na lang. Cut na lang tayo. Lumalapit yung Crips. Ayaw pa din. May kita daw kung nasaan siya. Okay dami, na. Dami rin kasing mga naging... deaths kanina ng Exe, no? Ito. Yung toss ni Shanks kay Tino. Malaking bagay pa din yun for Yona. Yung Tiny na laging nahuhuli din, no? From top lane to mid lane. Laging nabibigyan to si Shanks. Si damay mo na rin si Bob, oo. Dito sa may gitna, silang dalawa yung binubulas ng IAP, eh, di ba? Lagi nilang sinasalo dito yung Illuminate. Yan. Parang hindi naman yata mangyayari yun dapat eh. Hindi lang nila inaasim. Naasim kasi nila. ACM. Oo, ACM. Lugar yan guys, alam niyo ACM. So Sven, having that axe. Atim. Axe naman is binini natin mga idolo, pero... Di pa nag-mega si Morph. Nabigyan eh. Nayari eh. Pag namatay siya, talagang pangback na yun for the side of IAP. Okay na yun. Naging tier 3 team daw ang Execration simula nung umalis si Palos. Yan talaga kasi din yung hirap. Parang hindi pa rin kasi mahanap ng Execration yung Missing fixed link. Na carry nila, yung fixed na lineup nila. Imagine niyo guys yung possibility ng strength ng Execration kung since December na may pinanghahawakan sila na carry plus coach. Oh. Diba? Nung nandyan pa si Palos, alam ko on and off din sila sa mga coach eh. Pagdating ng pagdating ni Yona sa Execration, wala ding coach yung Exe noon. Yeah.
O, talagang alam naman natin yung stability ng team kinukuha nila sa chemistry and also dun sa alalay nga ng mga coach plus analyst. Dati full pack yung EXE, may analyst pa sila eh, diba si Mau? Oo. Oh. Pero ngayon guys, yung coach nila, kakakuha pa lang po nila ng bagong coach. Yan, may coach yung execution ngayon, si JL. Yeah. Hindi na nila ina-announce eh. Uh-huh. Ayaw i-announce eh. Chika na lang natin baka sa kanila. Baka pag-qualify daw. Okay, sige. Tapos yun na nga, etong si 423, naka-loan pa. So madami rin namang mga factors, guys. Hirap din kasi talagang kumuha ng final five. You. Lalo na yung ano, yung tatagal ba? Parang ano, parang AHC. Yung final five nila ngayon, apat, limang taon. Ganun na yun. Ano mga bag? Check natin. Oy. Nakaka-hotdogan lang dyan sa may ilid. Oo. Nag-entry po ba ang Team Darling dyan, boss? Hindi po. Kasi nakasabay nito yung lower bracket final sila yesterday up against Talon. Yeah. Kapon pa kasi nag-start tong si Open Qualifiers number 1 natin. Mm. Pero meron pa pong Open Qualifiers number 2. Yun nga lang, may naset po na lakad, family day. Etong sila, Bosco. Sabi ni Yowe, not sure if makakasali sila sa Open Qualifiers number 2. Yeah. Sabay-sabay na lang nating alamin, guys. Oo. Pero mga par, mukhang magkakaroon na nga ng biglaan sa may mid lane. Dragon Form spotting itong si Mars. Magandang kuha yan. Wala agad si Tino, mga kaibigan. May buyback pa naman siya. Kaso lang itong si Sven pumunta na sa likuran. Then again, that's gonna be Lewis with the BKB just running away. What? Jewel just going in and out. Even without the BKB, kaya niyang manlaban. Sabay si Bob naman, pinagpapapapak. Dito ngayon itong si Yona. There's gonna be the Yules to try and save himself. There's a dive in by Sven, but still, Yona getting a double into that. Illuminate, nilaman sila ng liwanag. Pati si 423, Tino nag-iisa. This could be a dieback. And oh my god, GG called already by Execration and IAP takes the game. Wowers. Grabe one naman si Yona doon. Guys, sabi sa inyo, IAP to eh. Baka boss Kimo yan, guys. Coach Kimo. Hindi daw siya lasing. Hindi siya lasing nung kinwento niya na pasado na daw nila yung Execration. Tatalunin daw nila yung Exe bukas. Okay. Yan, ang chika niya kahapon. Natalo pero naman. Parang ano, ang tagal din ang Uggs dito ni 423 eh. Kumbaga noong time na nagkaroon na siya ng Aghanim Scepter, 1-2 team fights lang ata. Oo. Ang naramdaman natin tong Uggs na to and way too late na rin, di ba? Hindi na nila ma-reach, cannot be reached na nga itong si Luis. Yeah. Daming lapses ang Execration dito sa game na to. Pero sabi kasi sa inyo guys, IAP2. Ayun na nga. So alamin na lang natin ano ba talaga mangyayari on this series. Pero guys, naku, best break pa ba tayo? Meron na agad meron yun. Meron na tayo ni. Break muna tayo. Water break lang kami guys. Tapos balik agad pag meron na. Matik yan. Diyan lang kayo. Huwag kayong alis. Screens are everywhere. You can be anything you want to be with them. Screens don't replace reality, and they give you the opportunity to live two lives at once. Your own and your heroes. See how they become champions and win with them. Winners of the International. OG. Team Spirit. 1xBet. If you are with us, you win.